Muli po magbabalik ang programang Kapitulo Bersikulo. Live streaming program pa rin po tayo sa ating pong Facebook page ng Kapitulo Bersikulo. Kami po ay nagpapasalamat sapagkat muli po ninyo kami binigyan ng pagkakataon na kayo po muling makakasama po namin sa ikalawang pagtatanghal ng live streaming program natin sa araw po na ito. October 22, 2017, yung pong inyong oras na nakikita ninyo sa inyo pong screen ay actual po yan, real time po yan ng oras ng ating pong live streaming program. Kaya po, kayo po ay nanonood ng eksaktong live na programa. Doon naman sa ating mga kaibigang nanonood sa telebisyon, pagdating po sa inyo sa 3ABN, ang programang ito ay good as live, kaya lang medyo maantala lang ng kaunti sapagkat meron po tayong editing na ginagawa po dyan. Pero yung pong inyong mga tanong na amin pong sinasagot ay yung po'y galing mismo rito sa ating pong live streaming program. Hindi po ako nag-iisa sapagkat muli po nating makakasama muli sa ating pong pagtatalakay ng mga tanong po ninyo pinadala, ang ating pong kamanggagawa, ang isa sa mga board of directors ng ating pong Project Life Ministry. Ang aking pong tinutukoy si Brother James Aventurado. Brother James? Isa po mapagpalang pagkakataon po sa inyo, mga ginigilo namin tiga-subaybay. Tanging kahilingan po namin ay magtanong po kayo upang sa ganun ay meron kaming sagutin at meron tayong pag-aralan. Nang sa ganun ay tayo pong lahat ay maliwanagan sa bawat kapitulo at bersikulo ng Banal na Kasulatan. May mga binabati po tayo na regular nating taga-subaybay sa iba't ibang panig ng sanliwa mundo. Kapatid na James, nais po natin batiin muli. Yung akin pong dating kaopisina, si Brother Romel Sapuay, na riyan yan sa Palau, nanonood sa atin. Maraming salamat sa inyong panonood. Yung buong opisina po ng Royal Cargo dyan sa Palau, alam kong nanonood sa atin. Maligayang panonood po sa inyo. Ganon din yung aking kaibigan Romel, kumusta po kayo dyan? At ganon din yung ating mga kababayan dyan sa Sweden, mga kapatid natin, Sister Esther Uy. At ganon din si Sister Amy Perez Yamano dyan po sa Tokyo, Japan. At si Sister Joy Martinez. At syempre si Brother John Rex dyan naman po yan sa lugar ng Ireland. Mga kapatid natin sa Doha, Qatar, lahat po ng ating mga kaibigan na nanonood po dyan. At yung mga nanonood po dyan sa atin sa may Singapore, si Ate Jocelyn Sevilla Mayo. At ganoon din ang ating mga kapatid sa Hong Kong, nanonood po sa atin sa Malaysia at magi sa Thailand. Maraming salamat sapagkat pinagkakatiwalaan po niyo ang programang ito. Of course, sa ating mga kababayan dito sa bansang Pilipinas na naabot po ng programang ito, kumusta po kayo? Bago po tayo dumako sa ating pong pagsagot, nais ko po kayong inyahan na tayo po ay mananalangin. Tayo po ay manalangin. Ama po namin Diyos, makapangyarihan po naming Panginoon, sa oras po ng umagang ito'y muli kaming mag-aaral ng inyong mga salita. Dalangin po namin at pakiusap na samahan kami ng inyong Santong Espiritu. Maunawaan po namin ang mga kapitulo bersikulo ng Biblia na siya pong aming ilalahad bilang pagsagot sa mga tanong ng aming mga kaibigan na inyo pong dinala upang manoorin at pakinggan ang programang ito. Sana po sa pamamagitan ng gabay ng inyong Santong Espiritu, maabot po namin ang inyong katuwiran at makilala po namin ang aming tagapagligtas na siya pong daan upang magtamo kami ng buhay na walang hanggan. Salamat po ng marami sa inyong pagtugon sa aming panalangin sapagkat hinihiling po namin ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Binabati nga pala natin yung ating mga kabaya-bayan na nagdiriwang ng kanilang kaarawan. At meron tayo isang kapatid na magdiriwang ng kanyang kaarawan ngayon pong Martes. Si Sister Risa Del. Wow, nagpapaabot. Happy birthday po sa inyo. At sana po ay patuloy kayong pagpalain sa inyo pong edad at inyong sambahayan din po. Ngayon ay kapatid na James ay ating sagutin yung pong mga tanong na pinadala pa rin po sa atin. Kanina ay nabitin tayo. Pwede po bang bumati? Yeah, oo nga. Hindi ka pala nakabati. Oo, sige. Nakalimutan kong bumati. Binabati ko po yung aking pong distrito dyan po sa pangunguna po ni Pastor Villamor, Aramel Villamor. Alam ko nanonood sila ngayon at ang aking hinahawakan church po ngayon dyan po sa San Carlos. Special mention po si Sister Rebecca at saka si yung aking butihing elder. Ayan, na si Brother Bernie. Hi po sa inyo. Nawa po kayo po ay komportable habang pinanood po ang ate pong live stream ngayon. Oh, yung si Pastor Villamor, kaklase ko sa masteral yan. Ah, oh. So, ano yan? Tawag naman dyan, silent
pero dangerous. Silent sapagkat hindi masyadong mahilig mag-interact sa klase. Pero matalino. Pero pagdating sa exam, nango, grabe. Pamatay ang score. Kapag Pastor Villamor, yan pala ang iyong senior pastor dyan. So ngayon po ay tayo dadako sa ating pong pagtalakay sa ating pong tanong na na-receive mula sa ating comment question box. At ganito po ang tanong mula po kay Mera Cobiro. Good noon mga pastors. Siya lang po yung pastor ko po ay lay evangelist o ang ating TV evangelist. Tanong po niya, bakit pumunta si Jesus dito sa sanlibutan upang mamatay kung Ten Commandments lang pala ang sundin? Salamat po ng marami, kapatid na Mera Cobiro, sa inyong tanong. Alam niyo, ang daming mga nagtatanong na ganyan, kapatid na James, ano? Na parabagang ang dating sa kanila ay mabigat yung Ten Commandments. Oo, mabigat yung Ten Commandments at ang dahilan ni Kristo para pumunta rito ay sa Ten Commandments lang pala. Ano ang iyong comment dyan, kapatid na James, sa kaibigan nating nagtanong? Ganito ano po ba ang purpose kung bakit narito si Kristo? Ayan. Mamatay lang ba sa Ten Commandments? Alam niyo po mga ginigilo namin tiga-subaybay, yung pagparito po ng ating Panginoon ay ano po eh, marami po siyang misyon. Una sa lahat, kaya po siya naparito upang tayo po ay tubusin sa ating mga kasalanan. Yan. Ito po, malinaw po yan dito sa 1 Corinto 15, ang talata po ay 3. Sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Mm-hmm. Maliwanag po sa banal na kasulatan, namatay ang ating Panginoon dahilan po sa atin, sapagkat tayo'y kanyang tinubos. Yeah. Eh, hindi po natin ipinagsisiksikan dito na siya ay pumunta para ipamukha sa kanyang mga anak o kaya sa lahat ng mga sumusunod sa kanya, ay sundin niyo yung Ten Commandments. Lubos lang po talaga na katulad po namin, na Seventh-day Adventist, na kami po ay masunurin sa ating Panginoon. Mm-hmm. Bakit? Dahil po ito po yung bunga ng ating pag-ibig sa ating Panginoon. Tama. Tuloy mo, namatay ang ating Panginoon para sa atin. Eh, bakit hindi natin siya susundin? Tama. So, yung pagsunod po namin, doon po sa 10 utos ng ating Panginoon, ay bunga po ito ng aming pag-ibig sa amin. Kaya ang sabi sa John 14:15, if you love me, keep my commandments. At ito pa, Brother Jerry, yung ano eh, hindi lang naman 10 commandments ang sinusunod natin. Lahat ng inutos at kalooban ng ating Panginoon, tama, yun po ang sinusunod namin. Brother Jerry, alam ko may maganda kang paliwanag. Tama, yun. Kapatid na James, ano po, huwag po nating mamimisinterpret mga kaibigan, lalo na sa ating kaibigang si Sister Mera Cobiro, na ang purpose ng Panginoon eh, sabi niya dito eh, tanong ko lang po, bakit po pumunta si Jesus dito sa sanlibutan upang mamatay kung Ten Commandments lang pala ang susundin? Hindi ho lang Ten Commandments. Ha? Mamamali po kayo ng pagkakaunawa sa aming pong doktrina o sa aming mga pinagsasama-samang aral na hindi lamang po Ten Commandments ang itinuturo po natin na dapat sundin ng tao. Putwashing din. O, putwashing, bautismo. Kasi mayroong isang mga ngaral eh, 10 utos lang ang pinasusunod ng Adventist. Sino nagsabi sa iyo? Ang dami, pumunta ka rito sa amin, daming mga utos. Kaya lang, hindi ho mabigat sa amin yung sumunod. Tama. Mabigat ho yun, doon sa ayaw. Kahit anong gawin mo dyan, kahit yun ay 10, kung ayaw, hindi talaga natin magagawa yan, ano, kapatid na James. Ngayon, ano po ba ang purpose kung bakit si Kristo narito sa lupa? Yun. Binanggit ng kapatid na James, para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Walang tumututol dyan. Maski sinong mga pastor o kaya sinong mananampalataya, wala pong kumukontra dyan na naparito si Kristo. Okay. Para tayo iligtas sa ating mga makasalanang gawa. At yan naman ang mababasa natin sa Juan 3:16, Brother James. Tama po. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have an everlasting life. Ang purpose niya, para tayo bigyan ng buhay na walang hanggan at tayo bigyan ng katubusan sa ating makasalanan. Pero ang tanong, bakit ka kailangan tubusin ni Kristo? Yun. Ang sagot, sapagkat ikaw ay makasalanan. Yun. Kung hindi ka nagkasala, hindi mamamatay si Jesus Christ sa atin eh. Ay ngayon, ano ba ang definition ng kasalanan? Yan ang mas magandang bahagi na ating pag-uukulan ng pansin. Maganda yan. Pakinggan po ninyo dito sa aklat ng Unang Juan, sa Kapitulo 3. Ang bersikulo po ay 4. Ganito po ang ating mababasa.
Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Mm-hmm. Yung palang kasalanan, pagsalangsang sa utos. Alam naman natin si Adan at Eva, kaya sila nagkaroon ng kasalanan sapagkat meron silang nilabag. Tama. At ang nilabag ng ating mga magulang ay yung utos ng Diyos na kailangan ay huwag kang pumunta roon sa halamanan sa gitna at huwag kakainin yung puno bunga ng pagkakakilala ng mabuti at masama. Mm-hmm. Pero kinain nila yun. That, yun ang dahilan kung bakit pumasok ang kasalanan. So, sa pasimula pa lamang, transgression of the law ang siyang definition ng word na sin. Kasalanan. Ngayon, sa atin po na mga mananampalataya, hindi ho ba kapag tayo po ay nakakagablabag sa Diyos, alam naman natin na yan ay isang malaking kasalanan. So, yung kasalanan yan ay nagbibigay sa atin ng hatol na kamatayan. Kaya naman si Kristo ay naparito upang tubusin tayo mula sa kamatayan ng paglabag sa mga kautusan ng Panginoong Diyos. Hmm. Kasama na po dyan ang sampung utos. Opo, opo. Kasama na po dyan yung nakalagay sa isa sa Ten Commandments. Hmm. Lalo na ang bansang Israel, kapatid na James. Hmm. Alam naman natin sa kasaysayan nila na ang kadalasan nilang nalalabag na utos ay yung huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos. Opo, yung paglabag ng utos sa gawa ng ribulto. Hmm. Alam naman natin, sa Sinai pa lang eh, abang si Moises ay nasa itaas ng budok, gumawa na sila ng ribulto doon sa ibaba, kaya nagalit ang Diyos. Oh, hindi ho ba sa panahon din ni ng mga Israelita, yung pong violations nila o paglabag nila sa Ten Commandments, talamak 'yon. Opo. Kaya ang Panginoong Diyos ay talagang hindi niya nakayang tiisin yung kasalanan ng sanlibutan, kaya niya isinugo ang kanyang anak upang mamatay sa ating mga kasalanan, tubusin tayo sa ating pagkakasala. Bakit tayo tinubos? Dahil tayo ay makasalanan. At bakit tayo nagkaroon ng kasalanan? Dahil meron tayong nilabag na kautusan. Ito ang argumento, kapatid. Yan, yan. Si Kristo pumunta sa lupa para tubusin ang makasalanan. Tama. Wala pong tututol dyan. Wala. At ang taong makasalanan, kaya siya nagkaroon ng kasalanan sapagkat meron siyang nalabag na kautusan. Ito ang argumento. Ipinadala si Kristo dahil may kasalanan. At dahil sa may kasalanan, may pagliligtas. Hmm. Ngayon, kung ikaw'y naligtas na, lalabag ka pa ba sa utos? Abay, hindi na. Kasi kaya ka nga iniligtas dahil lumabag ka sa utos eh. Kaya ang sabi ni Pablo sa 3:31 ng aklat ng Roma, ang sabi niya pagkatapos ng tayo maligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, ang sabi niya ganito, niwawalan kaya nating kabuluhan ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Huwag nawang mangyari, kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Kaya naparito si Kristo para tayo iligtas mula sa ating paglabag at palaging paglabag sa mga kautusan ng Diyos. Kasama po diyan ang sampung utos, kapatid na James. Kaya hindi lang ang sampung utos eh. Ang nalabag eh. Ang dami eh. Pero alam niyo ba lahat ng kautusan ng Panginoong Diyos ay laging nakaugnay sa Ten Commandments? Oh, laging nakaugnay yan. Ano ba kasalanan ni Adan? Ano? Ano ba pag paglabag sa sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng bunga ng punong kahoy dun sa halamanan? Ano kaagad ang nalabag ni Adan? Alam niyo ba kung anong nalabag ni Adan? 10 utos eh. Oo. Ano yung kasalanan ng nalabag na sa 10 utos? Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Unang utos pa. Labag na eh. Ano sabi ng Diyos? Huwag ka magkakaroon ng ibang Diyos. Sino nung sinunod ni Adan? Yung ahas. Iba yung sinunod. Ano? Iba ang sinunod na Diyos. O ano pa? Huwag kang magkakaroon ng larawan. Inanyuan. Sapagkat pagka ginawa mo yan, mapanibughuin. Hindi ho ba? Labag din yun eh. Yung larawan, ang ibig sabihin image, ito yung image ng Diyos-Diyosan din, ng ahas, na sinunod niya. Ano pa? Lapastanganin ang pangalan ng Diyos. Nilapastangan niya sa pamamagitan ng kanyang paglabag. Hanggang sa makita po niyo, huwag kang papatay, patay ka agad. Nandun pala lahat. Ano? Nandun lahat eh. Kung makakita niyo, magkakaugnay, yung pong violation ng ating mga magulang sa Ten Commandments. Kaya isinugo ng Diyos ang kanyang anak para tubusin tayo sa paglabag. Ngayong tinubos na tayo, kapatid, lalabag pa ba tayo? Aba, hindi na. Kaya ka tinubos, gusto ng Diyos na mamuhay tayo sa gawang pagsunod. Opo. Sabi ng Biblia, 14:15 ng aklat ng Juan, kung ako inyong iniibig,
Yun. Tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan. Yan po ang aming sagot po dyan. Kapatid na James, baka meron kang gustong isusog sa ating pag-aaral. Hindi na. Yan na. Ang ganda. Okay. Sige, susunod natin itanong, kapatid na James, ay palagay ko mas kailangan nating idugtong ito. Direk, medyo lalaktaw lang ako ng kaunti, ano? Kasi related ito doon sa tanong eh. Mula kay Leon Pamintuan, Sister Chalin, yung kay Leon Pamintuan ang isunod natin. Kasi may kinalaman ito eh. Sabi niya dito, may nabasa po ako sa Facebook na miyembro ng SDA. Sinunod daw ng SDA ang lahat ng kautusan sa Bible. Ang tanong ko, nakagawa na rin kaya sila ng daong? Ito yung tanong ng ano eh. Mga tanong nung naghahamon ng debate sa akin eh. Alam natin yung mga ganyang klase. Sige, Brother Jerry. Lumang tugtugin na naman yun eh. Alam ninyo, ang sinusunod po ng mga Seventh-day Adventist, yung kautusan na talagang akma lamang sa ating panahon. At akma sa moralidad ng tao at akma sa pangangailangan ng tao. Yung paggawa ng daong, hindi naman yan pangangailangan ng tao eh. Eh baka sasabihin nila, eh sabi ninyo lahat eh. Yung pong nagsabi sa inyong Adventist na lahat, maaaring nami-misinterpret lang ninyo. Kasi may mga batas naman talaga kahit sa lumang tipan na hindi na umiiral, kapatid na James. Yung paghahandog ng mga tupa, paghahandog ng mga hayop, hindi naman natin na sinusunod yan. Sapagkat may hangganan po yan eh. Opo. Oh, na naipako sa krus ang ating Panginoong Kristo, na wala pong lahat yon. Sapagkat mayroon na pong dumating na sinisimbuluhan. Ang tawag sa teolohiya niyan, anti-type. And anti-type. Ano ba ibig sabihin ng kapatid ni James? Paki-explain niya sa kanila. Pag sinabihin ay may inanyuan from the word type at saka anti-type, mayroon talagang original. Yan. Kung saan ay meron para siyang Xerox. Ayan, na meron siyang original. Kaya may tinatawag na type at saka anti-type. Katulad po nung pag-aalay ng mga Israelita noong unang panahon, yan po ay sumisimbolo kay Kristo na siya po ay mamatay alang-alang sa mga makasalanan. Siya na po yung alay na ginagawa ng mga Israelita noong unang panahon. Kaya po mayroon tinatawag na type at saka anti-type. Ayun. Yun yung type and anti-type. Hindi alam nung kabila yan. Hermeneutics nga daw. Hindi niya alam. Ano yung hermeneutics na yun? Ecutics lang alam eh. So, yun po yung sinasabi natin na may mga kailangan tayong maunawaan sa Biblia. May mga batas talaga na intended lamang sa bansang Israel. Kamukha nun, may mga civil law sila. Batas din yun na nasa Biblia na kapag ka nahuhuli ka, na ikay lumabag, kapatid na James, pupuksain ka, papatayin ka sa pamamagitan ng bato. Civil po yun. Tawag nga dyan mga palatuntunan at mga kahatulan. So, umiiral lang yan sa panahon ng mga Israelita. O, yun nga lang kung naagasan. O kaya ikaw ay nagkaroon ng buwan ng daloy. Hindi ka pwedeng humipo ng anumang bagay sa loob ng templo. May mga ganun pong mga may bagay. Hangganan. May hangganan po yan. Pero sa panahon po natin ngayon, may mga batas na umiiral. Yun. Sapagkat may kinalaman sa morality, sa moralidad ng tao. Particularmente yung moral law. Kaya nga tinawag na batas moral yan eh. Kasi may kinalaman yan sa attitude, karakter ng tao. Ten Commandments is a moral law. Batas na may kinalaman sa relasyon mo sa kapwa mo at Diyos. Sa Diyos. Kaya moral. Meron ding batas tungkol sa kalusugan. Kaya natin sinusunod yan. Yung nasa aklat ng Leviticus 11 and 14. Nagpapatuloy yun. Sapagkat ang dahilan doon ng Diyos kung bakit niya iniutos yun, sapagkat ang ating katawan ay templo ng Banal na Espiritu. Pero pati ba naman yung paggawa ng daong ipapagawa mo sa amin? Ang malabo naman yung kapatid. Kulang na lang pati yung utos kay Josue na ikutan namin yung Jerusalem o yung Jericho. Baka gusto mong ipagawa din sa amin. Ituro mo muna sa amin yung Jericho tsaka kami gagawa ng pag-ikot at gusto namin marinig yung boses ng Diyos, instruction niya sa amin. Yun. Apo. Kung pagagawin kami ng Diyos ng daong ngayon at galing sa Kanya, gagawa kami. Ha? Kapatid, na nagtanong o kaya kaibigan na gano'n ang kaisipan. Kaya nyo bang gumawa ng daong? Oo. Sabihin mo sa Panginoong Diyos na sabihin sa amin, gagawa kaming daong. Sige. Pero, sa panahong yun, sinuwi ang sinabihan eh.
At yun, sa panahon ng pagbaha, sa panahon ni Noe, sino naman kaming matinong taong gagawa ng dao ngayon? Mas marami ho ngayong barko o dyan sa terminal ng pier. Hindi na ho namin kailang gumawa ng daong. Bakit? Eh, hindi nga ho sa panahon natin yan. Pero yung moral na utos, at saka yung utos na may kinalaman sa kalusugan, at saka yung utos na may kinalaman sa pagiging katiwala, hindi ho yan nahahangganan. Wala pong tala sa Biblia niyan. Pero yung daong... Napakababaw namang katwiran yan. Maski sino namang matinong tao, hindi ka sasak iyon lang sa ganun. Bakit hindi daw pero sasakyan ko na lang yung inyong mababaw na argumento kung kayo may ganyan. Apo. Magagawa ako ng daong ako mismo. Kung galing sa bibig ng Diyos, sasabihin niya sa akin, Jerry, gumawa kang barko. Gagawa akong barko. Pero ipakita mo muna sa akin ang Diyos at iparinig mo muna ang boses ng Diyos. Apo. Huwag yung Diyos mo ha, na galing sa apalit. Hindi yun. Kasi kinikilala rin niya yung sarili niya. Diyos eh, hindi yon. Yung boses mismo ng Panginoon na kagaya ng boses na iniutos niya kay Noe. Yun, gagawin ko yon. Ngayon sasabihin niya, namimilosopo. Namimilosopo ka rin eh. Diba? Oh. Kaya nga ho, yung paggawa ng daong ni Noah, hindi namin ginagawa sapagkat may particular lamang po siyang panahon na pinag-uukulan. Pero yung iyong, alam ko naman ang lundo mo eh. Ang pinahahalagahan mo din, ang gusto mong tukuyin dyan, may panahon din yung kautosang sampo. Sasabihin ko sa inyo, maling paralilisim po yun. Anong ibig sabihin ng maling paralilisim? Maling pag-uugnay. Kasi inuugnay mo yung isang bagay na hindi magkakatulad. Ang magkakaugnay, yung magkakaparehas. Yun. Hindi mo pwedeng iugnay yung A at saka X. Magkaiba ho yun. Dapat parehang X. Yun. Parehang A. Yung paggawa ng daong, bagamat utos, pero hindi mo pwedeng ikumpara doon sa sampung utos sapagkat morality ho yun. At hindi po ito moral yung paggawa ng daong. Mawawala ang moral mo eh. Pag sinunod mo yung sinasabi mo eh. Aba din? Kaya yun po ang sagot namin sa inyo. Ho. Mababaw na argumento yun. Maski ho, anak ko, magtatawa dyan sa argumentong yan sa inyo. No? Brother Jerry, ipagpalagay na lang natin na seryoso talaga siya sa pagkatanong. Palagay na natin, abutin na natin. Na talagang sincere siya. Ba't nga ba hindi kayo gumawa ng daong? Katulad nga po ng sinabi ni Brother Jerry, meron talagang hangganan yung bagay na yon. Katulad nga po nung sinabi ng ating Panginoon kay Eva't Adan na huwag kang kakain ng pagkakilala ng mabuti. Yun, isa pa yun. Okay. Sampon pa yan. Kung iutos din natin sa atin yun, nasa saan yung kakainin natin? Kaya, wala naman na, hindi po ba? Sabi rin kay Moses na ilabas mo yung mga Ehipto, yung mga Israel sa Ehipto, eh nailabas na nga eh. Meron pong hangganan. At yung sinasabi doon kay Noe, nagbigay na ng covenant ang ating Panginoon, yung rainbow eh. Oo, yan, gusto ko pong basahin sa inyo para naman kung talaga seryoso ka doon sa iyong tanong. Kumbaga, sinakyan mo na siya sa kababawan ng argumento. Ayan po, sa Genesis 9, ito ang sabi ng ating Panginoon. 12:13, at sinabi ng Diyos, ito ang tanda ng tipang ginawa ko sa inyo at sa bawat kinapal na may buhay na kasama ninyo sa buong panahon, ang aking bahaghari ay ilalagay ko sa alapap at siya'y magiging tanda ng tipan ko sa lupa. At mangyayari pagka ako'y magbababa ng isang alapap sa ibabo ng lupa na makikita ang bahaghari sa alapaap. At 15, tingnan nyo, at aalalahanin ko ang aking tipan na nilagda ako sa inyo at sa akin at sa inyo at sa bawat kinapal na may buhay sa lahat ng laman at ang tubig ay hindi na magiging bahang lilipol ng lahat ng laman. Ayun. So, ibig sabihin, yung hindi nagugunawin ng ating Panginoon yung mundo sa pamamagitan ng tubig. Ayan. Kaya hindi na po ito applicable sa panahon natin ngayon na ipag-uutos pa ng ating Panginoon na paggagawan tayo ng baha. Ay, ng daong patituloy ako na nawawala. Nawawala sa argumento. Ayan. Kasi nga po, may hangganan yan. Na yung bahaghari nga, yan po yung covenant ng ating Panginoon na kung saan hindi niya nangalilipunin ang sanlibutan sa pamamagitan ng tubig. Ang tawag natin dyan, mga palusot. Fallacy na falusot. Alam niyo yung falusot? Yung fallacy kasi, that is an error of reasoning. Yun lang eh. Yung simple parallelism, hindi na kayang unawain. Lalo na kung mga malalalim na pag-aaral. Kaya po, tigilan na po ninyo yun. Tama yung magandang binanggit ni Brother James. Kung lahat ng utos sa panahon ng New Old Testament ay susundin, pati yung utos kay Adan, sundin na rin natin.
Nami-misinterpret nyo lang malahil yung kaibigan naming o Adventist daw na nasa Facebook. Ang punto lang po na binitawan ng kapatid ay yung utos na applicable o applicable sa panahon natin. Lahat yun, sunod-sunod ng mga Adventist, kung applicable. Pero kung hindi naman, hindi naman kami gumagawa. Yung mga hayop, hindi nga kami naghahandog. Wala, ubus lahat ng hayop kung gagawin namin yun. Lalo naman kung ihalo mo yung daong, ang layo naman ng kapatid. Maraming barko na sa pier. Hindi kami pinagagawa ng Diyos. Kunting isip-isip din pag may time, ha? Bago ninyo banggitin yan. Sa mabawang mga argumento. Pinapa-assignment kasi yan, kapatid na James. Itanong mo, sabi nila. Ganun yan, kasi nangunguha ng sagot. Okay. Ito naman yung ating tanong mula kay John Robert, October 15, pinadala sa atin noong karaang broadcast. 12:57 p.m. Ito po niya, sabi niya, ask lang, wala naman sa Bible name nila. Kasi nagtanong po ito, kung pagkakaintindi ko, nung binasa natin yung palitan, ano, doon sa Facebook page natin, may mga comment dyan at nagtatanong kung anong religion daw tayo, kapatid na James. So, sinagot sila ng ating mga kapatid na nandun din na nagko-comment sa Facebook na tayo ay mga miyembro ng Seventh-day Adventist Church. Ito ngayon yung follow-up ng ating kapatid o kaibigan na si John Robert. Ask lang, wala naman sa Bible name nila. Bakit yun name nila? Ayan, ang ganda na yan. Wala naman doon sa Bible ang name natin. Ano nga pangalan natin, Brother James? Okay, paliwanag natin mabuti. Ano nga ba ang name natin? Ang name po ng... Samahan. Samahan po nito. Kasi ngayon lang naman nauso yung sec registration na yan. Kailan ba na-register ito, Brother Jerry? 1863 po tayo na-organize. Seventh-day Adventist po. Ayan. Yan po ang name ng ating pong samahan. Ngayon ay kung nasa Bible ba yung ating pangalan. Doon po sa pilosopong sagot, meron eh. Dito sa harapan ng Bible ko, may Seventh-day Adventist. Parang natuto ka doon sa mga Adventist. Parang matuto na ako sa mga, Pero alam niyo, pilosopong sagot. mga ginigilo namin, taga-subaybay, yung gamit kasi ng pangalan po yan eh. Mapanganib po yan. Mm-hmm. Kaya hindi po yan yung basihan namin para sa ganun ay kilalanin nyo na ang isang relihiyon sa pangalan. Mm-hmm. Ayan, maaari doon sa karakter. Yan po, pwede po tayo dyan. Pero sa pangalan, kasi malino po ito, tingnan nyo po, isa sa mga sinasabi sa Banal na Kasulatan, dito sa Awit 139, verse 20. Sige. Sapagkat sila'y nangangsasalita laban sa iyo ng kasamaan at ginagamit ang iyong mga kaaway ang iyong pangalan sa walang kabuluhan. Ang gumagamit? Biruin mo, kaaway pala yung gumagamit ng kanyang pangalan. Delikado. Oo, kaaway pala, no? Mapanganib po yan. Kaya kami, nakita nyo, walang pangalan na ating pang Seventh-day Adventist. Kung tutusin, mas nauna tayong pumili niya. Mga pangalang Church of God, Church of Christ. Kasama yan sa mga pinagpilian bago tayo ma-organize noong 1863 ng ating mga pioneers. Pinagdidibatehan yan. Bago pa pinanganak yung puno ninyo, pinag-usapan na yan. Church of Christ pa nga noong una. Church of Christ. Nagkaroon ng Church of God. Pinag-usapan. Pero bakit hindi yan ang ating ginamit? Kasi unang-una, reason number one, walang utos sa Biblia na dapat ang samahan ng relihiyon nakapangalan sa Biblia. Magbasa po kayo mula Genesis hanggang Apokalipsis kung meron bang utos ang Diyos na dapat ang samahan niya ay dapat ito ang pangalan opisyal. Wala eh. Mano pa, ang mababasa mo, pinag-iingat. Yun, oo, yun. Opposite doon sa inyong kaisipan, kapatid. Pinag-iingat, kaya nga hindi ginamit ng Adventist yung pangalan na yan eh. Bakit? Kasi gagamitin sa pandaraya. Yun, tama. At ang gagamit niyan, kalaban ng Panginoong Diyos. Pangit naman, kung ang ipapangalan mo, iglesia ng demonyo. Walang susunod sa iyo. Iglesia ni Lucifer. Walang susunod dyan. Wala. Pero kung gamitan mo ng Iglesia ni Cristo. Ayan, nasarap niya. Sarap ng sa pangalan. Niya. Iglesia ng Diyos, sarap sa pandinig niya. Iglesia ng Panginoon, sarap sa pandinig niya. Nakakapandaya. Nagdimandahan pa nga eh. Ito.
May dala ka pala yan. Ano? Ayan, no? Yung rehistro ng Securities and Exchange Commission ng mga relihiyon na yan, sasampol nga ako ulit ng isa. Yung pangalan lamang na Iglesia ng Diyos. Magsampol nga tayo ng Iglesia ng Diyos. Ayan, sige, dito, sige. Iglesia ng Diyos lang. O eh, ang dami niyan. Marami na sila. Ito muna isa. Ito ang nabuklat ko. Iglesia ni Cristo muna. Nakalagay sa rehistro. O ito, example. Bagong Iglesia ni Cristo sa ibabaw ng bato, incorporated. Eh. Ito pa isa. Binili ng dugong Iglesia ni Cristo. Ito pa isa. Iglesia ni Cristo itinatag sa Jerusalem, incorporated. Ito pa isa, Iglesia ni Cristo Part 2. Nako, dami pala, no? May pelikula. Part 1, Part 2. Susunod. Isang daan mo itong mahigit. Iba pa yung Iglesia ni Cristo na itinatag ni Ginoong Felix Manalo, 1914. Pareha ding Iglesia ni Cristo. Kung lahat pong yan ay dapat makikita sa Biblia, lahat yan puro tama. Pero naniniwala ako kahit itong mga ito, sila yan. Hindi magkasundo. Parehang Iglesia ni Cristo yan. Oo. O Iglesia ng Diyos, meron din. Ang dami din nila. Oh, ito, 100 din mahigit. Ayon dito sa aking hawak. Lumang-luma na nga ito. Wow. Kasi ito yung ginagamit nating research. O ito pa. Iglesia ng Diyos at ni Cristo sa Espiritu Incorporated. Ako, pinaghalo yung tatlo. Naku. Para lang masiguradong tama talaga sila. O ano pa? Iglesia ng Diyos, Israel ng Diyos Incorporated. Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus. Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus Incorporated. Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus, haligi at saliga ng katotohanan incorporated. Ito yung nagdemanda eh. Nagdedemandahan sila. Nagdemandahan sila. Ang dami po niyan. So, alin dyan mga kapatid? Alin dyan, kapatid? Ang tama. Kung pagbabasihan natin, pangalan. Oo nga. Siguradong isa ka dyan sa nag-advocacy ng pangalan. Eh kaya, hindi mababatay sa pangalan. Opo. Dahil kung mababatay sa pangalan yan, lahat yan puro tama. Kasi pareha silang may pangalan ng Diyos. Tama. Pero kahit sila, hindi yung kakasundo. Bakit? Parehang Iglesia ng Diyos. Nagdidebate. Parehang Iglesia ng Diyos. Magkaiba ng organisasyon. Magkaiba ng doktrina. O paano mo ngayon sasabihin tunay yan? O, di ba? Ngayon ang Iglesia, ang Seventh-day Adventist, kapatid na James, mayroon ba tayong batayan? Okay. Saan ba dapat makikilala sa Diyos? Yan. Maganda yan. Kapatid na James, saan ba dapat? Ayan. Maganda. Ito, sige. Babasa tayo ng mga ilang talata sa Banal na Kasulatan. Kabisado na talaga yung ito. Tatagal ka pa. Sigurado, mas mangis ka pa sa amin eh. Tingnan po natin ito, no? Paano natin makikilala? Ito, isa ito. Sa Una Juan 2:3-4. At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakilala. Kung tinutupad natin ang kanyang mga utos, ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling. At ang katotohanan ay wala sa kanya. Medyo mabigat na. Oh, na yan. Pero libre, totoo eh. Kahit pala gumamit ka ng pangalan, eh kung hindi ka naman tumutupad sa kanyang kautusan, abay, tatawagin ka ng Banal na Kasulatan na sinungaling. Medyo mabigat to yun, no? So, ang pagkakakilala pala ng tunay na sa Diyos, kung ikay masunurin yun sa utos, ayon sa binasa ng kapatid na James. At yan din ay sumususog din doon sa talata ng Juan 7:17. Yun, oh. Alam kong ginagamit namin palagian yan. Kabisado na nga ng ating mga taga-subaybayan. Ang sino mang taong nag-ibig gumawa ng kanyang kalooban ay makikilala niya ang turo. Yun. Ito'y sa Diyos. So saan pupunta? Sa turo. Kung pagkakakilala na sa Diyos, hindi sa pangalan. Tama. Dahil sabi ng ibang mga ngaral, eh kasama ang pangalan sa turo, saan mo mababasa sa Biblia yun? Yun. Oo. Saan? Saan? Wala kang mababasa na gano'n eh. Basahin mo na kahit takip ng Biblia mula Genesis. Turo pala. Wala kang mababasa na dapat mabasa pangalan ng Diyos. Tama. Eh. Ang mababasa mo, pagkakakilala ng tunay na sa Diyos, sa aral. Tama. Sa doktrina. Mm-hmm. At ang Seventh-day Adventist, makikilala sa doktrina. Yun, yun. Ano ang doktrina ng Adventist? Pagsunod. Saan? Particular sa Sabbath. Yun. Kaya nga tinawag na seventh day, ibig sabihin, nangingili ng ikapitong araw na siyang Sabbath sa Panginoon. Ay di may mababasa. Meron. Seventh day, may mababasa. Saan? Sa Genesis. Basahin mo nga sa English. Ah, sige. Patid na James. Maganda. Pero tayong mababasa sa... Ayan, yung English mo. Sa English mo. Ikaw na bumasa dyan sa Genesis.
Sige, yan, sige. Palitan kami ng Bible muna. Puro Tagalog kasi yung Bible ko eh. Tingnan natin ha. Sige may po. May mababasang seventh day eh. Mm-hmm. Ito, Genesis 2. Oh, basahin mo sa English. At saka 3. Ito pong sinasabi. And on the seventh day, di may nabasa. Ayan, God ended this work which He had made. Mm. Ayan na, seventh day na. Meron pa. Sige, sige. Marami pa yan eh. Oh, sige. Oh. And He rested on the seventh day from all His work which He had made. Mm. And God blessed the seventh day. Oh, di meron pa. Tatlo na, no? Mm. And sanctified it because that in it, He had rested from all His work which God created and made. Oh, meron pa lang seventh day. At yung problema mo na lang, Adventist. Oh. Ayan, yan, maganda. Hanapin natin kung saan naman yung Adventist. Anong ibig sabihin ng Adventist? Ang Adventist po, ibig sabihin po niyan ay mga taong naghihintay sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. At yan naman po yung pinaghanguan natin dyan, ayan, salitang Latin. Yun, oo. Na ibig sabihin po yung Adventum. Mm-hmm. Na ibig sabihin ng Adventum, ito naman po yung nag-aantay sa muling pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo, kapatid na James. Mm-hmm. May talata ba yan? Meron, ano? Diyan sa aklat ng Tito, kapatid na James. 2:13, pakibasa 2:13. Mo. Ito ang ating mababasa. Sa Tagalog ito eh. Pero sige, Latin babasahin naman. Babasahin ko sa Latin. Nahintay niya ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Oh, edi mapalad na pag-asa daw yung pagpapakita ng ating Panginoong Jesucristo. Mapalad na pag-asa, kaya isinama sa doktrina. Bakit? Ikalawang pagdating ni Kristo. Eh, ano ba yun? Wala namang Adventist yan. Tagalog eh. Adventist English term yun eh. Saan kinuha yung English term na Adventist? Sa Latin. Anong Latin? Ito, babasahin ko. Sa Latin Vulgata na Biblia. Okay. Ito, yan, Latin Vulgate po ng Tito 2:13. Ano nakalagay? Ganito po. Expectantes beatum spem et adventum. Gloria magne die et salvatores nostri Iesu Christi. Oh, Latino ka na rin pala ngayon, ha? Mukhang Chino. Mukhang Chinong Tagalog at Bisaya. Pero meron din tayong mag-Latin. Ito, meron tayong kasi salin ng Biblia, Latin Vulgata. Sabi ko ulit, nabasahin ko ulit, ha? Expectantes beatum spem et adventum gloriae, magne die et salvatores nostri Iesu Christi. Eh di nandun yung salitang adventum. Mababasa ba sa Biblia yung Seventh-day Adventist? Opo. Kasi aral. Yun. Pero hindi po siya mababasa na kamukha ng pagbasa ninyo na ginawa ninyong official name. Apa. Kasi ang aming pong samahan, kaya lang ho namin ipinangalan, batay sa aral, hindi ho batay sa pangalan. Apa. Kasi ang pangalan, nakakapag? Nakakapangdaya. Nakakapangdaya. Ang gumagamit? Kaaway ng Diyos. Kaaway ni Kristo. Kaya sabi ni Kristo, mag-ingat kayo, huwag kayong mailigaw ni naman sa 24. Dahil maraming magsisiparito sa aking pangalan. Kung meron man o kayong dapat tanggalin sa listahan ninyo ng pagkakakilala ng reliyon, yung may mga pangalan ng Diyos sa kanilang samahan. Pangalan ni Kristo sa kanilang samahan, number one i-eliminate ninyo sa listahan. Bakit? Tama. Nakakapandaya eh. Ang hanapin ninyo, turo, doktrina, sapagkat yun ang pagkakakilala ng tunay na sa Diyos. Kapatid na James, baka meron ka pang idagdag. Doon sa sinabi mo, Brother Jerry, at ililigaw ang marami. Yan. Ayan, yung salitang marami. Marami na talagang naligaw ng mga ganyang pangalan. Ito? Nagsasabi na kami ang tunay na reliyon kasi nasa Bible yung aming pangalan. At kinakabit yung pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Eh malino na sinabi doon sa banal na kasulatan, ang gumagamit ng mga ganyang pangalan, iniligaw ang marami. Kaya kapatid ko, kung kasama ka dyan sa mga naliligaw, maganda na pumunta tayo doon sa talagang tama. Tama. Sa anong kalooban ng ating Panginoon. Dito, welcome na welcome po kayo dito sa ating, ano. Ayun nga si Dayap. Dayan ba yan yung... Si Brother Ronnie Dayan. Ano na natin eh. Oo nga. Member na natin. Na natin yun. Dito po kasi, yung pong mga itinuturing na masama o kaya makasalanan, nababago ang buhay. Pero doon po sa may pangalan ng Diyos, sa halip na ng pabuti na pasama eh. Oo. Bakit ko nasabi? Tingnan ninyo. May isang samahan, ginamit yung pangalan ng Diyos eh. Oo. Pagdating doon, dito hindi nagmumura. Pagdating sa kanila, natutong magmura. Oo, napasama ang buhay. Eh kasi yung puno nagmumura eh. Parang may narinig ako niyan eh, ginajustify pa, pwedeng magmura. Pwede. Hindi daw masama yung ganyan kasi kung yun naman daw yung tao,
Eh kung siya kaya sabihin yun, magagalit din. Sigurado, hindi niya rin magugustuhan eh. So nakikita ko ninyo, bata nga lang, pag sinabihan mo, G-A-G-O. Oo, masakit yun. Masakit yun. Sasabihin ng magulang, paduduguin ko yung bibig mo pag inulit mo yan. Pero sa kanila, pagka ginamit mo yun, praise the Lord, amen, hallelujah. Nako. Bibo yung batang yun. Oo. Pero dito sa ano, sa atin pong nag-aral ng Good Manners and Right Conduct, GMRC, takabang attitude, bawal yun. Pero hindi. Sasamahan nila, napapasama, pwede. Pwede daw. Nako. Pero pangalan ng Diyos yung dala nun, pangalan ng Diyos yung dala sa samahan, yung mga miyembro doon, hindi napabuti ang buhay. Nagiging bastos, nagiging salaula. Yung mga magulang, nilalabanan. Yung mga matatanda, pag hindi nakinig sa kanila, sinisigawan. Hindi ho yan may pagkakamali. May video niyan eh. Ah, oo, yeah. Oo, nagtanong yung matanda doon sa leader, minura eh. Ay, oo, napanood ko yan. Napanood mo rin yun eh. Mm-hmm. Matanda ka na eh, hanggang ngayon, wala kang pinagkatandaan eh. Biruin mo ba? Napahiya yung matanda doon. O hindi ho ba napasama ang buhay? Sa Adventist po, pag pumasok at umanib, masamang buhay mo, napapabuti. Hindi ho yung masama, nagiging masama. Sa Adventist, mayroon po kami mga miyembro dito na dating kriminal, dating mamamatay tao, dating rebelde. Nung pumasok, naging pastor ng Adventist. Kagaya nung ating kaibigang binanggit ko, na commander ng MILF at na rebelde. Pero ngayon, nag-aral sa Mountain View College, pastor na sa Mindanao. Nabago, ano? Oh, ang dami po niyan, nababago. Hindi ho, pasikatan dito eh. O kaya ay pa-impress. Life-changing. Sa atin dito ay life-changing ang doktrina ng Seventh-day Adventist. Hindi ho namin sinasabi sa miyembro namin na kapag kayo ay maging miyembro ng Adventist, ligtas na kayo forever. Hindi. Nakasalalay pa rin sa kanilang lifestyle. Sa transformation ng kanilang buhay. Kahit na tunay na ang relihiyong kinaaniban mo sa loob ng Seventh-day Adventist, hindi namin tinuturo sa miyembro na dapat pa rin mamuhay na hindi ayon sa kalooban. Yan po ang tunay na sa Diyos. Kapatid, hanapin mo yan, yung doktrina ho, ah, hindi po yung pangalan. Tama. Dahil yung pangalan ng relihiyong sinasabi ninyo, sigurado ako, madami sila. Oo, dami talaga. Hindi ko po alam kung anong pangalan nyo. Ano, samahan ninyo, kapatid, na ano ba pangalan niya? John Robert? Tama ba ako? Si John Robert. John Robert. Hindi ko alam kung anong samahan mo, kapatid. Kung anong sekta o anong pangalan. Malamang, sigurado ako. Sigurado ako. Isa dun sa mga binanggit natin. Ngayon, kung isa ka dun sa nabanggit natin, tanungin mo yung iyong pastor. Madami na po pala tayong nakarehistro, sabi ni Brother Jerry. Kung pangalan po, sino kaya sa atin ang tama? Oo nga. Okay, parangalan, halimbawa, Iglesia ng Diyos kayo. Halimbawa lang ha, Iglesia ng Diyos kayo. Tanong ninyo, dami pala makarehistro, brother, na Iglesia ng Diyos. Opo, ay kami ang tama. Ay sa makatwid may mali na Iglesia ng Diyos. May mali din palang Iglesia ng Diyos. Kasi hindi naman kayo papayag na kayo yung mali, sila yung tama, pero pareha-parehas na Iglesia ng Diyos. Ang punto na natin sinasabi dito, hindi pala sapat na mabasa ang pangalan at kinopya lamang para irehistro sa Securities and Exchange Commission. Ang tamang paraan, kapatid, hanapin mo yung doktrina na nasa Biblia. Yun ang safe ground para makita mo ang totoong pananampalataya. Okay, Brother Jeremy, may pahabol dito. Sige. Binigay sa akin ni ano, okay. Related kasi doon sa tanong mo. Sige. Oh, ang sabi rito ay mula kay... Kami po rito kasi, impromptu po itong ginagong pagsagot. Sige po. Ito, mula kay Samuel Tahuda. Ang sabi rito ay, church ba yung Seventh-day Adventist na official name ng samahan niyo? O baka nagsasaliksik ito ng katotohanan? Ganito po, yung salita kasing church, galing sa salitang Griego yan na Ekklesia. Sa salitang Hebreo naman ay kahal. Na ang ibig sabihin po ng salitang Ekklesia ay tinawag. Mga taong tinawagan o tinawag, kapatid na James. Kaya sinabing church. So, ibig sabihin, yung salita pong church, kalipunan ng mga mananampalataya. Ngayon, kung sinasabi mong Seventh-day Adventist church po ba? Opo, church po kasi. Kasi kalipunan ng mga mananampalataya. Anong klaseng kalipunan? Nangingili ng Saba. Yun. Anong klaseng kalipunan? Nag-aantay sa muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Iglesia po yun. Bakit? Kongregasyon yan.
kapulungan, kahal. Sa salitang Griego, ekklesia. Ayun. Ayun po ang sagot natin diyan. May ano siya, rebuttal. Sige. Mukhang ano nakikipag-debate. Oo. Tumawag ka rito. Ang napatid. Ikaw eh, mabigyan natin ng pagkakataon na mapahayag. Ano rebuttal? Sabi niya dito eh. Ay di mas lalong hindi tama yung hindi mababasa. Ay, hindi lahat ng hindi nababasa, kapatid, dito to, hindi to, hindi tama. Ayan. Bakit? Kasi yung Biblia mong hawak, wala kang mababasa ang Biblia sa loob ng Biblia. Pero sige nga, maniniwala ka ba na yung Biblia mo ay totoo? Kahit hindi mo nabasa sa loob ng Biblia, naniniwala ka ba? Abay, sigurado naman ako naniniwala ka. Dahil kung hindi ka naniniwala ng lahat ng nabasa ay hindi totoo at walang nabasa, hindi totoo, itapon mo na yung Biblia mo. Bakit? Hindi mo nabasa sa loob ng Biblia yung Biblia mo. Hindi ba? Apo. Tawag na. Tawag ka na rito. Yan po ang sagot natin, ano, doon sa ibigan natin yung tanong. Kaya, mas lalo ho kayo nagtatanong, mas lalong nadidiin yung inyo po. Ano? Iglesia. Pag sinabi iglesia, church. Apo. Congregation, kahal. Yan. Sa salitang Griego at Hebrew, kapatid na James. Yan. Hindi mababasa, binasa ko na eh. Oo. Sa aral. Sa aral talaga. At yung Seventh-day Adventist, iglesia ng pagkakakilala ng aral. Opo. Seventh day, nangingili ng ikapitong araw. Adventist, nag-iintay sa muling pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo. E di mababasa ang katunian ng aral. Pero yung sinasabi niyong Church of God, iglesia ng Diyos, iglesia ni Kristo, mababasa niyo nga sa Biblia, pero ginawa ninyong pangalang pantangi. Common noun yan, kapatid. Hindi yan proper noun, hindi yan inirehistro. Ginawa niyo nirehistro yung small I, ginawa niyo yung big I. Yung small C, ginawa niyo bigger C. Naging proper na, no? Maging proper noun, yung common noun. Common noun yan. Ang tawagan natin yan, designation of ownership. Pag sinabing designation of ownership, Iglesia ni Cristo. Ex-Kristo ang nagmamayari. Di Iglesia ni Cristo. Sapatos ni James. Yun. Yung sapatos ni James, hindi pangalan ng sapatos. Yun. Hindi tama ang kaisipan natin pag sinabi mo, pabili nga ng sapatos ni James. Hindi ho, brand yung sapatos ni James. Sapatos ni James, pangalan, yun ay designation of ownership na si James ang nagmamayari ng sapatos. Hindi brand ang iglesia ni Kristo, iglesia ng Diyos. Hindi pangalan pantangi yan. Designation of ownership yan. Iglesia ng Diyos, ang Diyos ang nagmamayari, hindi pangalan pantangi. Tingnan niyo kapatid, ano? Hindi ho ba ginagawa? Parang niluloko lang kayo ng inyong relihiyon. Oo nga. Bakit? Eh yung simple lamang na pagkakakilala ng pambala na at pantagi na pangalan eh. Minamali na kayo eh. Pambala ng pangalan, ginawang pantagi, nirehistro. Tapos sinasabihan ninyo na kami yung tama. Pangalawang magiging problema ninyo, sa dami nyong nakarehistro. Sinong tama doon? Sino sa inyo ang tama? May tama ka talaga. Hindi mo maiisip yan. Kapatid, mag-isip-isip din pag may time. Nakikita po ninyo. Kaya ho, sa kapitulo, versikulo, habang sumisikad ka sa katotohanan, mas lalo kang masasaktan. Kaya lamang ho kami naman dito, bagamat mabagsik kami sumagot, pero kami po'y nangahawak sa katotohanan. Mahal po namin ang kaluluan ng bawat isa. Kayo man po na nagsusuri. Kumisan may mga tao kasing kailangan mong bombastic ang dating para maintindihan ko anong tama. Meron namang mga tao na kailangan hilihilihin mo para maintindihan. Sa mga kapatid namin na gusto'y paraan ng hilihili, huwag kayo magagalit sa amin. Kasi may mga kapatid din na kailangan ng bombastic. Ganun po. Ganun po. Ako pero kami yung natutuwa. Ako na lang yung tiga-hele. Ikaw yung tiga-bombastic. Yan po ang sagot natin doon. Tawag ko kayo. Mamaya, pabubuksan natin kay Direct Gem. Yung linya ng telepono para kayo po yung makipagbalitaktakan sa amin sa ere. Hindi ko kami naghahamon ng debate. Ang gusto lang ko namin dito, para kayo maintindihan nyo rin. Makapagsabihin nyo, sumasagot sila, ka-chat lang. Hindi ko, pagbibigyan mo namin kayo, pwede kayo tumawag hanggang hapon po tayo. Ano po? Okay, sige. Brother James, meron pa ba? Sinasagot na ng ating mga kaya kapatid din eh. Sumasagot na rin. Okay na yan. Kasi marami rin yung sumasagot dyan. Hilot pa more, sabi niya. Hilot pa daw more. Hilot-hilot ka pa dyan. May tawag pa kasi dyan, sampay bakod na doktrina eh. Sino yung taga-hilot ng doktrina ni Ingkong? Yeah, sabi niya. Sige. Sumunod na tanong sa atin dito, kapatid na James. Unahin muna natin yan. Meron pa, sige, unahin muna natin ito. Ito ay tanong mula kay
Eli Danggalan. Eli Danggalan noong October 21, 2017, 7:33 p.m. Ah, wala na raw tayong oras, sabi ng ating technical people, napasarap tayo. So, sa susunod na nating episode ito, mamaya-maya ng konti. Mm-hmm. At napasarap yung ating talakayan. Apo. Talagang ganyan po. Kami dito ay habang kami tinatanong, hindi na uubos yung aming oras. Kaya hindi ho namin pinagmamalaki. Ang punto lang po namin dito, kasi mga kapatid, doon sa mga hindi po nakakaintindi sa atin at nakakaunawa, ang kapitulo, versikulo po inilunsad natin sa pagkatitopi programang apologetics. Apo. Pag sinabing apologetics, ito po ay sumasagot, dumidepensa sa katotohanan. Mm. Wala pong taong nagdedepensa na kapag ka ikisinuntok ng malakas, mahina ang salag. Mm. Kapag ka ikaw inatake ng malakas, ang balik niyan, malakas din ang salag. Mm. Hindi ka pwedeng suntukin ng malakas ang salag mo in slow motion. Hindi ho. Kailangan ang salag mo din mabilis at malakas. Mm. Na maramdaman din talaga nung sumuntok. Mm. Kaya dito sa kapitulo ng versikulo, the more na nagpapahayag kayo ng mabagsik na tanong, mararamdaman niyo ang epekto. Lalo naliliwanagan. Kaya nga minahal ang kapitulo versikulo ng ating mga kababayan sapagkat ganyan po ang uri ng ating programa. Inilaan for the apologetic approach. Sumasagot sa mga batikos, sumasagot sa punto por punto na ipinadadala na issue ng pananampalataya. Bago po tayo pansamantala maghihiwalay, sapagkat wala na kung tayo natitirang oras, kapatid na James, nais ko pong ikaw ang anyayahan na ikaw ang manguna sa ating panghuling pananalangin. Okay po, tayo po ay manalangin. Dakila po namin Diyos, marami pong salamat sa pagkakataong ito na narito po ang aming mga tigasubaybay. Sila po ay very interested na malaman ng katotohanan. At ang programang ito ay inyo pong ginagamit upang sa ganun ay maliwanagan ang lahat na maaabot ng programang ito. Opo. Hari nawa, Panginoon, kayo po ang siyang kumilos sa kanila nang sa ganun ay hindi po tumigas sa kanilang puso bagkus sila po ay sumunod kung ano po ang inyo pong kalooban. Yes, Father God. At magkaroon po ito ng malaking impact sa kanilang buhay habang minumuni-muni nila ang bawat katotohanang narinig nila ngayon. Mm-hmm. Ito po ang aming pinasasalamatan sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Mga minamahal naming taga-subaybay, natapos na naman natin yung isang episode na ito ng ating pangalawang live streaming sa araw na ito ng October 22, 2017. Subalit kami po ay magbabalik pagkatapos lamang po ng ilang mga minuto ang ating pong break at magpapatuloy pa rin po ang ating live streaming. Sa pangalan po ng ating mga naging kabahagi sa likod ng camera, si Direk Jem Puentes at ang mga tao sa likod ng camera, Brother Jovi Manzano, Sister Charlene Leopoldo, Sister Sunday Escarlan at iba pa nating mga miyembro ng ating technical people na nasa likod ng camera, kasama naman po natin sa pagtalakay si Brother James Aventurado. Ito po ang inyong lingkod kay Kristo, Brother Jerry Sibilia. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. My path.